Ikaw ba ang umalis sa Going Bulilit? Ah, hindi po ako umalis. Pinatigil muna ako kasi bawal. Sabi ko nga eh, ba't ganun ang nangyari sa akin? Paglalakad ka, mahina na tuhod mo, sabi mo. Bakit? Mahina na talaga pag tumayo ako, parang nababali sa na mararamdaman mo at saka hindi normal ang pagkatao ko. Nagkaroon ka ng anak na kagaya mo din, di ba? Nawa nga ako dyan dahil iba yung ano ng babae kaysa lalaki na ganito ang sitwasyon. Siyempre, hindi po may iwasan natin na masaktan kasi nga bata pa. Sir, kasi... Bakit? Anong naalala? Parang... Ano na ako, nalungkot lang ko sa... Nakakalungkot, hindi ko na kaya. Napakalaki ng pangalan, pero alam naman natin kung sinong may-ari nitong pangalan na to. Si Dagul. Dagul, kumusta ka na? Ito po, kahit pa paano, Dagul pa rin. Ikaw ba ang umalis sa Going Bulilit? Hindi po ako umalis kasi dati, nung tumakbo akong kunsihal sa Muntalban, pinatigil muna ako kasi bawal. 45 days pinatigil ako. Bumalik nung matalo ako, nung pagkatapos ng eleksyon, bumalik na naman ako, mga ilang buwan, yun, talagang tumigil ang Going Bulilit. So, ang buhay ngayon ni Dagul ay kumusta na? Dahil hindi ka na napagkikita sa TV. Sa ngayon, medyo mahirap kasi nga, iba yung sa showbiz ka, iba yung nagtatrabaho ka kasi nga, pag empleyado ka, ganun lang talagang kinikita mo. At saka hindi naman ganun kalaki kasi nga, sa barangay, ang binibigay sa amin, honoraria lang. So, ikaw ngayon ang tatrabaho sa barangay? Opo. Bilang? Ako po ang head sa command center. Okay. So, all throughout, nakaupo ka? Opo, nandun lang ako sa opisina namin. Oo, dahil si Dagul ay medyo hirap sa paglalakad. Talagang pag sa eksena lang, ikaw lumalakad, pero hirap na hirap ka pa nun. Nakihirap nga ako. Oo. So, ngayon, kumusta na lagay ng mga paa mo? Yun nga ang ano, pag tumayo ako, hindi ako tumatagal, hindi ako makakalakad. Kaupo lang, ganun lang ang ano ko ngayon. So, pag ikaw ay pupunta na ng barangay, binubuhat ako ng anak ko para pumasok sa opisina namin. Tapos susunduin ka na lang niya? Sinusundo lang ako. So ngayon, ano ang pinagkakakitaan ni Dagul? Pag wala akong trabaho, Sabado Linggo, dito ako sa bahay, may maliit kami na tindahan, akong nagbabantay kasi nga si Mrs. Busy sa trabaho dito sa bahay. Kaya ako munang nagbabantay sa tindahan namin. Paano yan pag may bibili? Serve yourself. Yun ang ano. Ikaw ang kukuha kung nakaupo, tsaka magbayad sila sa akin. Eh, ba't sabi ng anak mo, matagal ka raw na magsukli? Yun nga, yung matagal magsukli kasi nga, hindi ko maabot yung bumibili at saka suklian ko. Gana pa ako ng patungan ko. Bakit? Di ba nakaupo ka lang? So, nandiyan lang sa harap mo yung... Mababa lang kasi yung upuan ko eh. Kaya nga minsan, yung tao pag bumibili, pabili po, pabili po. Ano yun? Yan, hinahanap ako kung saan. Tapos, ayun, sisigaw ka na lang, andito ako. Uy, ano ba, andito ako. Kaya mahirap din pag maliit ka talaga. Oh, so, kailangan pag may bibili sa'yo, kailangan na lamang na panindigan nila yung honesty nila. Oh, yun nga po. Kung nagbabayad sila, kung tama yung kinukuha nila. Oh, mabait naman yung mga kapitbahay. So, ngayon, meron namang nagtatrabaho sa pamilya mo. Yung pangalawang anak ko, yun ang isang staff ko sa command center. Mm-mm. Yun ang kasama ko dun. Siya na rin ang katagabuhat ko. Nag-e-enjoy ka naman? Enjoy na enjoy kasi nga eh. Dati kasi, nasa barangay din ako. Dating kagawad ako, kaya enjoy din ako sa trabaho ko ngayon. So, 62 ka na ngayon? Opo, 62. Tapos, paglalakad ka, mahina na tuhod mo, sabi mo. Bakit? Parang hindi ko maano kasi mahina na talaga pag tumayo ako, parang nababali sa... Oh. Siguro overweight o epekto na siguro na medyo matanda ka na, na mararamdaman mo at saka hindi normal ang pagkatao ko. Grabe ka na sa hindi normal ang pagkatao. Tao naman tayong lahat. Oo. So, hindi na matibay ang tuhod mo pagdating sa kay misis sa inyong lambingan, wala na. Yun ang hindi humihina. Yun ang sabi nila eh. Balot ang kailangan mo. Pero kahit walang balot, kayang-kaya pa rin.
ano pa rin naman si Macy's, parang nag-e-enjoy pa rin naman despite the fact na masakit ang tuhod mo. Okay naman. Oh, tinan mo yan ha. Meron pang ganun si Dagul hanggang ngayon ha. So, kamusta sex life mo? Gusto ko nga araw-araw pa eh. O, apat na anak mo, ilan na apo mo? Ang apo ko, dalawa. Dalawa na apo mo. Sa panganay ko. Ikaw, pag nag-iisa ka, anong naalala mo? Anong namimiss mo? Nalulungkot ka ba? Naalala ko yung sabi ko nga eh, yung nasa isip ko, ba't ganun ang nangyari sa akin? Hindi ko na kayang maglakad, mahina ng tuhod ko. Samantala dati, ang liksi ko, ang bilis kong tumakbo, iniisip ko nga eh, ba't kaya ganun? Ano ba nangyari? Pag umalis kami, nakakalakad ako, kasama kong anak ko, si Mrs. Ngayon, naka-wheelchair lang ako yan. Hindi ko na kaya kasi maglakad yun. Was there a time na umiyak ka? Kailan ka ba huling umiyak? Actually, ako naman iniiwasan ko kasi umiyak. Ang ano pa naman ano ko. Sir. Bakit? Anong naalala? Parang nalungkot lang ko sa... Pero okay lang. Nalungkot ka saan? Tulad ngayon. Mga pangangailangan ng anak ko sa bahay namin. Kung paano ko ma-provide yung namin. Mm-mm. Kaya sabi ko sa'yo, okay lang. Laban pa rin. Basta kumikilos ka lang. Huwag ka lang tamad. Yan, tulad ng si Roji. Ang anak ko, hindi ko na kaya magpapaaral. Naawa ko sa anak ko. Nakakalungkot. Hindi ko na kaya. Kaya sabi ko, bahala na kung ano mangyari. Basta, ang ko lang, huwag lang tamad-tamad. Kasi pag tamad ka, talagang wala ang mangyari sa buhay mo. Kung ikaw nga, kumbaga yan ang kalagayan mo. Despite that, talagang masipag ka pa din. Kaya nga nga ko ang ko kasi, ako ang haligi ng pamilya. Kaya kinakaya ko. Kahit hindi ko nakaya, kinakaya ko. May ipon ka ba? Siyempre, sa tagal na. Wala na naubos na rin. Kaya nga ang ko nga, kumbaga sa survive na lang talaga. Ito, yung yung bahay ko, itong naipundar ko. Tapos yung kinita ko dito ko na binayad. Kasi katuwiran ko, mawala man ako sa showbiz, kahit papaano may bahay ako, na wala akong babayaran buwan-buwan na iniisip mo talagang nakatatak na yung utang mo na yan, na bayaran. At least fully paid na itong bahay mo. Yung na lang. A milyar na lang. Pagkain. Minsan ba tinanong mo ang Diyos, bakit ito yung binigay mo sa akin? Ako, Sir Oji, tanggap ko na talaga kasi noon pa nung bata ako. Hindi ako na iniisip ko bakit ganito ako, bakit ganitong pagkatao ko. Kung anong kaya ng mga malalaking tao, kaya ko rin yan gawin, kahit ganito. Nagkaroon ka ng anak na kagaya mo din, di ba? Yung anak mo naman na si G. Chris ay minsan ba na galit siya dahil ba't ganun siya yung ipinanganak? Ba't ganito tatay ko? Wala bang ganun sa mga anak? Ay wala, wala ko sa very mga good. Ganun. Si G. Chris, naawa nga ko dyan dahil siyempre pagbabae. Iba yung ng babae kaysa lalaki na ganito ang sitwasyon. Ako kasi, lalaki ako. Kung hindi ka makapag-asawa, kayang-kaya mo mamuhay ka ng mag-isa. Dahil nga ikaw, lalaki. Isya, kung halimbawa, mawala kami ni mama niya, ganyan siya. Talagang nahihirapan, lalo na pag wala siyang trabaho. So yun na lang ang yun ang pinoproblema mo. Po, yun ang... Pero yung mga anak mong malalaki na, hindi ba sila kinainggitan ni J. Chris? Wala naman, hindi naman siya na nainggit siya kay kuya niya. Kasi ganyan ang malalaki sila. Kasama natin ngayon si J. Chris, ang bunsong anak ni Dagul. 18 years old na si J. Chris. 18 na po ako. Grade 12 student. Grade 12 student. Makakagraduate ka na? Ayun. Ang hindi po tayo sure. Bakit? Kasi po last ng high school ako. Grade 10 po ako. So, meron pong hindi nabayaran sa school. So, hold po nila yung papers ko, card, mga diploma ko. Bali, ang pinakit lang po ako ng stage pero wala sa akin yung papers. Pinakit ka ng grade 10 sa moving up? Opo. Moving up, kasi honor student po ako. Oh. Consistent honor student po ako from elementary to high school.
Talaga? Oh, so, doon sa school mo, hindi ka muna nila at pasasampayin this grade 12 graduation? Hinihingi po sa akin yung papers ko para ma-qualified as... Ilan taong kang hindi nakabayad ng tuition fee? Simula grade... High school. 7 po. High school. Pagtungtong ng high school, yun daw po yan. Tapos hinold na po nila yung papers. Yeah, so hindi ka nakabayad ng tuition fee. Tapos, ang college mo? College ko po ngayon is, yun nga po, naghahanap ako ng mga scholar para matuloy ko po yung college ko kasi syempre. Scholarship? Nang face-to-face ka? Kung papala rin po na mag-face-to-face, go. Pero kung online pa rin po, okay lang din po sa akin, basta makapag-aral. Ikaw pinaproblema ng tatay mo. Hindi ka na roon niya masustentuhan sa pag-aaral mo. Hindi nga po. Kaya go lang po ng go. Pray lang. May opportunity na biglang dumating. Gusto mo makagraduate? Opo, siyempre. Kasi expecting din po ako na one of honor students. Honor student din sa ngayon, kasap ngayon. Senior. Oh, sige. Ako na sasagot ng utang mo. Hello. Sa iyong school. Thank you po. Basta pagbubutihin mo lang yung pagka-college, ha? Alamin mo yung mga requirements o alamin mo yung mga balancing or patawagin mo sa akin yung admin or kami tatawag sa admin para ako na magbayad. Thank you. Basta ako ang bahala para makagraduate ka ng grade. So, di ba yan ang pinaproblema mo? Tapos na problema. Graduating na po kasi ako nito. Bali, naghahanap na po sila ng candidates for graduation. Ngayong March po ata. Yung ano, si Roji, sayang ang ano ng bata. Hanggang ngayon, ano siya. Ito yung talaga mag-aaral. Gusto ko po maging abogado. Oh, talaga? Okay. Attorney Jake, someday. Oh, alam mo maraming nanonood din sa atin. Marami din may malalambot ang puso at maraming hindi nila alam saan ba namin dadalhin yung pera namin. Tumali mo pag napanood nila to, eh kumontak din sa amin para ibigay namin sa inyo yung itutulong nila. Thank you po. Kasi naging mabait ka naman kagul sa industriya, 'di ba? Lalo tigit naging mabuti kang ama. Kanina pa niya pinaproblema yung ano mo. Kasi kinukulit na rin po ako ng school ko. Na sabi, Jekri, sayang kasi mataas ang grades mo. Kasi hindi ka makakagraduate kasi wala kang papers. Hindi kay credit ka po ng DepEd. Kasi bali, ang magiging record ko lang sa DepEd is high school graduate. Hindi senior high. Hindi po senior high. Gusto mong maging abogado na po. I'm sure maraming gustong bumakas din sa'yo. Yung mga nanonood ngayon. Gusto ko rin po maging isang inspiration. Oo. Sa mga nawawalan ng pag-asa. Oo. Ikaw, hindi naging hadlang sa'yo yung lagay mo? Actually, hindi naman po eh. Kasi ay ang, yun nga po, si Papa nga po, nagawa niya. Ako pa kaya. So, parang nagiging isang inspiration ko si Papa na magpatuloy. Kasi syempre po, hindi naman sila nagpapabaya sa akin. And alam ko po na punong-puno ako ng pagpaman. So, lumaki po ako ng... Actually, hindi lumaki. So, lumaki po ako. Tumanda po ako ng... guide nila and hindi po humadlang. Kaya ako naging gusto ko pong mag-vlogger, kanya, wasok sa industriya. Kasi gusto ko pong maging ipakita sa lahat ng tao na kahit na ganito kami, kahit na may kapansanan ako, kami, kayang-kaya ko pong makipagsabay sa mga nanon. Hindi ka ba binuli nung araw? Ah, binuli po ako. Siyempre, hindi po may iwasan natin na masaktan kasi nga bata pa. So, bali, parang ang naging coping mechanism ko is, wait, salita lang yun. Pag binansin ko, liliko ako. Eh, ang gusto ko, diretsyong dala. So, pag pinakinggan ko sila, liliko ako. Ako din po yung kawawa. So, gusto ko pong dumiretsyo. Happy naman po ako kung ano pong nagawa ko. Kasi nagiging isang inspiration po sa kabataan. Super nakakataba ng puso pagka may nakakarilig po kami, nakaka-inspire sa amin. Kaya di po kami nag-ano ng YouTube channel. So, ano yung YouTube channel niya? Ang YouTube channel po namin is The Gul and Jekris Vlogs. So, we are kadag. So, sa lahat ng mga nanonood, viewers dyan, we are pamilyang kadag. Ayan. So, and also, I have a TikTok. Jekris Pastrano on TikTok and on Facebook. Gano'n mo ka-love si Daddy? Siyempre, sobrang love na love. Isa po siya sa mga naging inspiration ko, naging hagdan ko. Para magpatuloy sa buhay. Siya po yung nag-guide sa akin. Saan patungo?
Ano ang pangarap mo pa para sa mga anak mo? Ang ano ko si Roji, yung pangalawa ko kasi, mga dalawang subject na lang sa seaman siya. Basta mapatapos ko lang sila sa pag-aaral. Talagang ano na ako na mawala man ako sa mundo. At least, naka-ano na sila, kumbaga, stable na sila. Tsaka nakita ko sila na hindi sila maghirap kahit wala na kami. Na-imagine mo ba sila pag nawala ka? Ah, yun nga si Roji, sabi ko, minsan may problema ka, sabihin mo. Mamatay na ako. Pero sabi ko, hindi, ayaw ko pa na mamatay ako. Dahil ang mga anak ko, hindi pa sila established sa buhay. So sabi ko nga lalaban pa rin ako. Kung mawala man ako, at least hindi na sila maghirap dahil nakatapos na sila sa pag-aaral. Naiyak ka kanina? No, yun nga po eh. Sa nangyari, ganun. Ang daming problema na parang kumbaga sa ano, kaya ko kaya ito, ng ganito. Yun nga ano sa ano niya si Roger. Ang bala ko na lang sana, puntahan yung pinakamin ng school niya na makiusap sana ako na hulugulugan o anuman. Para makaano lang to kasi nga naawa ako dito na kung hindi sa makaproceed, sayang naman ang pinaghirapan niya. Na sa grade 11, 12, mas gusto niyang mag-aral talaga. Pangarap niya, nadagdagan pa na walang trabaho, hindi ko kaya. Yun talagang inaano ko na minsan, ano ba naman. Kung saan ang kailangan na ng anak ko, yun pang nawala sa buhay ko. Walang trabaho. Yun ang pinakaano ko si Roger. At isa siyang inspirasyon sa mga bata, sa mga estudyante. Kasi yung mga estudyante, hindi naman ganyan ang kanilang kalagayan, pero katamad-tamad magpag-aral. Ikaw, di ba? Parang nakakahiya naman sa kanila na ito yung lagay ni J. Chris, pero napakasipag mag-aral. Humingi ka na ba ng tulong sa mga taga-industriya? Yun ang ano, Sir Oji. Talagang hindi ko nagawa yun dahil nahiya ako. Sabi ko, ba't isipin ko na mahiya pa rin ako dahil para ano? Kaya nga, Sir Roger, inano ko talaga na ikaw ang tinawagan ko. Mm-hmm. Sabi ko, baka sakali, mano ko ni Sir Roger. Kaya, wala, inano ko na yung iya ko. Winala ko na talaga. Mm-hmm. Kailangan ng ano ko, pamilya ko. Ikong pairal ko yung iya, wala. Walang may mangyari. Mm-hmm. Kaya nga, pasalamat ako na yung tinawagan kita, sinagot mo. Mm-hmm. Kasi sabi ko, thank you. Meron ka na bang nalapitan sa na-artista na kaibigan mo pero natanggihan ka? Ako kasi isang ano ko lang na halimbawa, tatawag ako, hindi sinasagot, hindi ko na inuulit kasi na alam ko na gano'n. Kaya hindi ko na inaano. Ah, hindi mo na? Hindi ka na nangungulit? Nalulungkot ka pag gano'n? Ano naman, parang ano ko sabi ko, siguro hindi nila sinasagot, busy sila, may mga problema din. Kaya inaano ko na hindi na ako na ganun talaga. Puro busy rin. Ngayon na lang inaano ko sa sarili ko. Paano ba naka-apekto sa iyo yung pandemya? Napakalaki po si Roger, una. Kahit nawala yung Going Bulilit, siyempre may mga racket. Kahit pa paano, nakakatulong din. Nadagdagan yung pandemya. Talagang totally, wala ng racket. Makaracket ka man, talagang tipirin mo yan para kung wala ka na talaga, may dudukutin ka. Pang araw-araw, tapos yung kuryente mo, tubig mo. Yung napakaano eh, kung paano ma-solve yan ang mga problema na yan. Na hindi yung kinikita mo, hindi sapat sa mga babayaran. Yung gano'n. Apat po kami. May taguyod po niya. Na kahit ganyan siya, nabigyan niyo po kami ng magandang buhay. Magandang buhay. Proud ka ba sa sarili mo na nabuhay mo sila? Talagang proud na proud po. Kasi nga, yun ang sabi mo, normal silang tao. Wala namang ginagawa sa buhay. Pasanin ng pamilya. Hindi tulad ko kahit ganito ako. Talagang ginagawa ko yung isang ama at saka isang haligi sa buhay. Curious lang ako, paano mo dinidisiplina yung mga anak? Ako, si Roger, yung sinasabihan ko sila na huwag niyong gawin yung ganito. Dahil yan, kung okay yan sa atin o sa buong mundo man, ipapagawa yan sa inyo. Inaano ko na lang sa lakas ng busis. Hindi mo sila masapak? Hindi, kasi pag sinapak ko sila, bubuhatin muna nila ako. Hindi, yun ko na lang po. No. Buhatin mo ko. Bakit? Sampalin kita eh. Ikaw ba, J. Chris, anong pangarap mo para sa pamilya mo? Siyempre, yung pangarap ko, magandang buhay. Pangarap ko po sila bigyan ng isang malaking buhay. Yung tipong tag-iisa kami ng kwarto. Halimbawa, pag siyempre, pag lumalabas po,
hindi ka na magsasabi na, huwag tayo dyan kasi mahal. Huwag tayo dyan kasi ano, hindi kaya na, hindi natin kaya. Kahit ganito ako, supo ipakita sa kanila kung gaano sila kagaling magpalaki ng anak. Kasi hindi naman po ako magiging ganito kundi dahil sa kanila. Ano yung pangarap mo naman para sa papa mo? Paano ka makakabawi sa kapapa mo? Siguro po, wala man po ako ngayon sa position. Pero ang may papangako ko lang is pagbubutihin ko yung pag-aaral ko. Kasi yun na po yung mapapamana nila sa akin habang buhay. Nakita mo na bang napagod ang daddy mo? Si papa kasi hindi po showy. Dali sinasarili. Magugulat na lang kami na kaganyan sa upuan. Tapos gaganyan yung daliri. Gaganyan-ganyan yung daliri. Ibig sabihin may pinaproblema. Kasi minsan pag nakaganyan siya, tapos pag tatanungin mo siya sabihin, wala, inaantok ko na siya. Pero hindi naman pumipikit. Hindi. Ganun ka ba? Hindi po siya showy. Ba't hindi mo mailabas kung ano yung problema? Kasi Sir Oji, pag ano ko, kung financial problem o ano man, hindi, wala rin. Eh, siyempre, sila, nag-aaral, walang trabaho. So, ang safe, ako pa rin ang mag-aaral niyan. Kaya hindi ko na sinasabi sa kanila. Ano yung pasalamat mo sa Diyos? Ako yung nagpapasalamat dahil nabuhay ako sa mundo. Kahit ganito ako, nakapag-asawa ako, may apat na anak. Tsaka kung naghirap man ako ngayon, hindi ko po pinagsisihan yan. Pasalamat pa rin ako dahil napalaki ko yung pamilya ko. Ang ano ko lang, Sir Oji, huwag magpabaya. Isipin mo, ang hindi mo kaya, kakayanin mo para sa pamilya. So, kung malungkot man ang buhay ko, hindi ko na po inano na talagang dinidibdib ko. Dahil pag talagang isipin mo yan, baka yun pang ikakamatay ko. Kaya alaban lang na huwag kang manghinaan. At saka ang pinaka-importante, tumawag ka sa Panginoon at magdasal. Sir Oji, siguro sa nangyari ngayon, itong pandemic na to, sa buong mundo, hindi lang naman tayo, sa amin naman, sa katayuan ko, sa anak ko, kung ano man ang binigay ng Panginoon, way yan na ikaw ganyan ka. Pero hindi po namin iniisip na karusa. Hindi. Yan po ay way para... Ready ka. Next challenge. Oo, ganito kami. So, nagkaroon ako ng pamilya. Masaya naman ang pamilya ko. Napalaki ko sila ng maayos. Napag-aral. Kaya lang sa ngayon, inabot ng ganito ang sitwasyon. Na talagang problema ko. Ang anak ko na gusto mag-aral, wala na akong maitustos na mapaaral. So, ang Panginoon, kung binigay man sa iyo yan, ganyan ka. Hindi po yan balakid sa buhay na ganito kami. Kasi dito, Oji, kami nga po, kaya namin. Kaya ni Papa. So, paano pa kaya kayo? Siyempre, kaya niyo rin. Diba? Basta ilagay niyo lang si God sa gitna ng bawat desisyon niyo. Kasi kung para sa inyo, papayag siya sa plano niyo. Pero kung hindi para sa inyo, ililihis ka niya sa lilis. So, kaya niyo yan, kaya namin, kaya natin lahat. Ano ang nababagay na kanta para sa iyo, sa pamilya mo, sa buhay niyo? Para po sa magulang ko is salamat. Para sa iyo ako'y lalaban, ako'y lalaban. Ang awitin ito'y para sa iyo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi. Dahil iyo'y narinig mula sa labi ko. Salamat!